isang hamon dumarating sa iyong buhay. Again, how do you train a challenge into an opportunity in your life? Paano mo ginagawang oportunidad ang isang hamon dumarating sa iyong buhay? Para sa akin po, ginagawa kong oportunidad ang mga hamon na dumarating sa aking buhay sa pagharap sa takot ng mga problemang dumarating sa akin. Dahil paano mo haharapin ang mga problemang darating sa iyo kung natatakot ka? Kaya tayong mga kabataan, gawin natin itong isang daan at isang daan para maging matatag tayo sa pagharap ng mga problemang darating pa sa atin. Maraming salamat po. Wow! Thank you so much, BB. Number 9, kaya ka pala excited. Ganun ang sagot mo. Ayan, maraming salamat, Binibini, number 9. And calling on stage, our next Binibini, Binibini 8. Ayan, Binibini number 8. Okay, nakasmile pa rin si Binibini number 8. Ano ang iyong nararamdaman, Binibini number 8? Napasok ka sa top 5. Sobrang kinakabahan po and at the same time, ang saya. At the same time, ako din kinakabahan. Okay, mali ka ng bumulot. Dalawang beses ko uulitin ito. May Ingles at may Tagalog. Okay? Handa ka na ba? Wala tayong time limit, anak. Hinga muna ng malalim. And your question is, how will you respond to a 5-year-old kid who asks, why are you a woman? Paano mo sasagutin o ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na bata kung bakit ka babae? Uulitin ko, how will you respond to a 5-year-old kid who asks, why are you a woman? Paano mo sasagutin o ipaliliwanag sa isang 5 taong gulang na bata kung bakit ka babae? Para sa isang 5 taong gulang na bata na wala pang masyadong alam sa mundo, nais kong isabihin sa kanya at ipaliwanag kung ano nga ba ang isang babae at kung paano ako naging babae at bakit ako babae. Sa isang 5 taong gulang, marami pa siyang hindi alam. Marami pa siyang hindi nakikita sa mundo. Kaya nais kong ipaliwanag sa kanya na ganito ang isang babae. Nakikita mo siya sa pisikal na anyo at makikita mo siya sa panlabas na anyo. Pero mas makikilala mo ang isang babae pag nakilala mo ito. Pag nakausap mo ito at nalaman mo kung ano ang adhikain nito sa buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Yes! Thank you so much, Binibini number 8. Paano na ako mailalarawan mo o sasabihin mo sa isang 5 taon? Ituro mo si Boss Cedric, babae. Yan, example. Ayun ang babae nyo. O, ayun. Mailalarawan ng bata yun. Okay, tawagin naman natin ang susunod natin, Binibini, Binibini 4. Pag mahaba ang buhok, babae. Minsan, ano yun? Barber. Okay. Na? Ready ka na? Yes. Okay. Kagaya na yung nauna, dalawang beses ko din uulitin ito. At wala tayong time limit. Handa ka na? Ayan. Yan ang kilala ko, Jasmine. Palakatin. Okay. Let's go, Tukoy. And your question is, what do you think is the significance of culture and heritage in today's society? Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng kultura at pamana sa makabagong lipunan? Uulitin ko, what do you think is the significance of culture and heritage in today's society? Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng kultura at pamana sa makabagong lipunan? Culture and heritage has immensely significance in today's society, as they are the bedrock of our unity, identity, and continuity. In an era of our globalization, it is important of maintaining our cultural identity and fostering respect from other culture. And by culture and heritage, it's drive tourism. By attracting tourists, by historical sites, and vibrant festivals. In essence, they are the pillars that supporting our collective identity for future. Thank you.
masyado naiintindihan ko kahit sa sabihin ko. Naiintindihan mo din yun. Okay, calling on stage our last Binibini from our top 5, Binibini and Sarin. Hindi mo na kailangan pamuhunan, Binibini number 3. At ito na ang nahuhuli. Maraming salamat sa dalawa nating gwapo. Ayan, baka naman. Okay, hinga ng malalim. Binibini number 3, handa ka na ba? Dalawang beses kong ulitin, may lingwaheng Ingles at may lingwaheng Tagalog. Handa ka na ba? Binibini to me. Okay. If you will be given the chance to make a project for our community, what will it be and why? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng proyekto para sa ating komunidad, ano ito at bakit? Ulitin ko, if you will be given the chance to make a project for our community, what will it be and why? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng proyekto para sa ating komunidad, ano ito at bakit? If I will give it a chance to make a project in our barangay or our community, I think that is a summer class program for everyone because I believe that investing the education of every youth in our barangay is not we are investing ourselves. We investing our society and our barangay as well. Thank you. Thank you so much. Very many to you. Tapos na na. Okay na. Well, we're moving on the most anticipated moment of this event. The announcement of winners, are you ready for their celebration noise? Okay, it's time to lock your score, judges. Yes, definitely they are, and we are ready. Looks like they're more than ready. The crowd looks excited. Well, just wait for the sealed envelope containing the names of the winners for this year's pageant by Mr. Archie.